Akala talaga ng mga laruan ng mga anak ko at hindi sila marunong mag-organize sa mga laruan nila. Kaya napag-desisyon na namin ni Daddy bumili ng wooden toy organizer. Paghahanap ko ng toy organizer, ito talaga yung napusuan ko at sobrang ganda niya. Hindi siya basta-basta matutumba, kaya naman chineck out ko na kagad. Ilang toy organizer ang hinahanap ko, gusto ko yung magiging safe din ng mga bata. Kaya naman sobrang na nagustuhan ko to kasi alam ko magiging safe yung mga bata kapag wala ako at hindi ako nakatingin at busy ako sa mga house chores. Kaya naman samahan nyo kami ni Daddy mag-assemble nitong wooden toy organizer. Kaya naman inumpasana namin ni Daddy, ako naman in-assemble ko na kagad yung mga box. Nung tinitingnan ko to sa mga picture, sobrang ganda na niya. Lalo na nung dumating, mas maganda siya sa personal. Kaya naman ako, inumpisahan ko na i-assemble yung box. At sobrang dali lang niya i-assemble. Habang nag-assemble kami, napag-usapan namin ni Daddy na kung kailan naging tatlo yung anak namin, tsaka lang kami nagkaroon ng ganitong toy organizer. Dati nung isa pa lang anak namin, kaya pa namin i-handle yung kalat. Pero ngayon tatlo na sila, grabe, sobrang makalat talaga. Tipong kakaligpit mo lang, meron na namang isang kukuha at meron na namang magkakalat. Kaya talaga nabuo na sa isipan na namin ni Daddy at napag-desisyon na bumili na talaga ng toy organizer. Kaya naman ito na talaga yung umpisa para matuto sila mag-organize sa mga laruan nila. Kapag tapos sila maglaro, ililigpitin na nila. First month ko, marunong na talaga siya mag-organize. Siya na yung katuwang ko sa lahat ng bagay kapag wala si Daddy. Kaya naman sabi ko sa first month ko, tulungan niya ako itrain yung mga kapatid niya para mag-organize sa mga laruan nila pagkatapos nila maglaro. Minsan siya din kasi ang nagliligpit ng mga kalat ng mga kapatid niya. Ito na nga pala, tapos na namin i-assemble ni Daddy itong wooden toy organizer. Sobrang ganda niya. Sobrang ganda niya na nakita ko siya sa picture pero nung dumating talaga sobrang ganda niya. What you see is what you get talaga. Pero mas maganda talaga siya sa personal. Habang binibidyohan ko to, yung second born ko nag-aabang na gusto niya na kagad subukan at hila-hilahin yung mga box. Pero sabi ko sa second born ko, wait lang, bibidyohan ko lang muna. At nakinig naman siya, nandiyan lang siya sa may gilid habang pinapanood niya itong ginagawa ko. Sobrang nakaka-happy talaga yung mga ganitong bagay, lalo na't pag magulang ka na. Ayan, nagpakit pa yung second born ko. Yun lang.